Awit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya, tumawit ng may tuwa. Pumasok sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayong lahat, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Sabay-sabay po tayong manalangin. O Diyos ng kalikasan, ng mahihina at malalakas, tulungan mo po kami. Hindi namin alam kung ano ang aming sasabihin o hihingin sa iyo. Ang tanging nais namin ay ang inyong presensya sa gitna ng aming mga kabalisahanan, sa gitna ng pagdaming muli ng kaso ng COVID-19. Patawarin po ninyo kami sa aming pagsasawalang bahala sa pinsalang idinudulot ng virus na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at magpapasalamat kami, Panginoon, sa iyo sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy po ninyong pagpalain ang aming pagsamba sa kabilaan ng pagkakahiwa-hiwalay ng aming kalagayan bilang isang iglesia sa tahanan ng bawat sambahayan. Dakilang Diyos, patuloy kaming dumadalangin sa iyo upang hingin ang iyong patnubay at pag-iingat sa bawat isa sa mga anak mo. Natalos mo po, Panginoon, ang patuloy na banta ng COVID-19 sa aming bayan, sa aming kapaligiran. Nawa, O Diyos, patuloy po ninyo kaming iligtas. Pagkalooban mo po kami ng malusog na pangatawan na siyang panlaban namin, Panginoon, sa virus na ito. Gayun din, masumpungan mo kami, Panginoon, na yung mga anak na hindi nagiging bahagi sa mga tinatawag na mga pasaway, mga matitigas ang ulo, at patuloy na lumalabag sa mga health protocols. Nawa, masumpungan mo kami, Panginoon, sa pagsunod at higit sa lahat, O Diyos, sa pagmamalasakit sa aming sarili, sa aming pamilya, at sa aming kapwa. Dakilang Diyos, patuloy namin dinadalangin ang mga senior citizen na mga prone sa virus ng COVID-19. Dalangin po namin, O Diyos, na ingatan mo po sila, maging aming mga kapatid na patuloy na sa banig ng karamdaman, Panginoon, ay ibangon mo sila, paggalingin ng ganap, at patuloy na hipuin ang iyong pagpalang kamay. Pagpalain niyo rin po ang bawat pamilya o sambahayan ng iglesia nito, at patuloy na ipagkaloob ang mga pangangailangan sa araw-araw. Dinadalangin ko rin sa iyo, O Diyos, ang mga anak mong nawala ng trabaho nang dahil sa pandemic na ito na hanggang ngayon, Panginoon, nasa loob ng isang taon ay patuloy na naghahanap ng kabuhayan. Naway pagkalooban mo sila, O Diyos, ng hanap buhay ng ayon sa iyong kalooban. At patuloy ko rin pong idinadalangin ang mga iglesyang nagsasagawa ng ganitong pagsamba. Naway pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Patuloy at aming dalangin, O Diyos, upang ang aming gobyerno, ang aming pamahalaan ay pagkalooban po ninyo ng karunungan at bigyan mo po sila ng pagkakataon na kung saan sa pamagitan nawa ng pandemic na ito, Panginoon, ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa lalo na sa pag-disseminate, Panginoon, ng mga bakuna na kung saan dalangin namin na nawa, Panginoon, ang mga bakunang ito'y manatiling ligtas sa bawat magte-take nito, O Diyos. At ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Tiklop tuhod kaming lumalapit sa iyo, O Diyos, sa mga sandaling ito upang ihingi ng tawad ang lahat ng mga kasalanan na nagawa at patuloy na ginagawa sa buhay. Linisin mo nawa kami mula sa karumihang ito at baguhin ang lubusan upang sa gayon ay tunay na maging karapat-dapat ang aming pagsambang ito.
Walang pagkakasalang mabigat na hindi mapapatawad ng pag-ibig ng Diyos kung tayo'y nagsisisi ng tapat. Sa pangalan ni Jesucristong Panginoon, mabuhay tayo bilang pinatawad ng Diyos. Mula sa Hebreo 4 verse 14. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips, your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name all things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Your praise is always on my lips, your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with a greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My song will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong.
when I'm poor, I know I'm rich in the power of your name. All things are possible, 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 all things are possible. Mapagpalang umaga sa inyo, mga kapatid. Patuloy po nating ipanalangin ang kalagayan ng ating bayan kaugnay ng pagdaming muli ng mga kaso ng COVID-19 na ngayon ay may iba't ibang variant. Nahirapan tuloy ang mga dalubhasang tukuyin ang tunay na pinanggagalingan ng hawahan mula sa iba't ibang variant ng COVID-19. Kaya naman patuloy ang ating panawagan para sa istriktong pag-iingat sa ating sarili, para sa ating pamilya at gayon din para sa ating kapwa. Wala na sanang mga Kristiyanong pasaway, bagkus maging bahagi tayo sa pagsugpo ng paglaganap ng virus na ito. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming mahabaging Diyos, muli po naming pinag-iisa ang aming mga espiritu sa kabila ng pagkakalayo-layo namin bilang isang iglesia sa pamamagitan ng pagsambang ito. Puspusin nawa kami ng Banal na Espiritu sa aming pagbubulay sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulay ngayon, mga kapatid, ay si Jesus, ang dakilang saserdote. Ano nga po ba ang kahulugan ng saserdote? Ang saserdote ay isang lalaking itinalaga bilang kinatawan ng Diyos sa bayan na pinaglilingkuran niya. Tinuturuan niya sila tungkol sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Ang mga saserdote rin ang kumakatawan sa bayan sa harap ng Diyos. Sila ang naghahandog, namamagitan at nakikiusap para sa bayan. At bago magkaroon ng kautosang mosaiko o yung mosaic law na tinatawag, ang ulo ng pamilya ang nagsisilbing saserdote ng sambahayan. Pero sa ilalim ng kautosang mosaiko, ang mga lalaking miyembro ng pamilya ni Aaron mula sa tribu ni Levi ang naglingkod bilang mga saserdote. Ang iba pang mga lalaking levita ay siyang naging katulong nila. Sa madaling salita, ang salitang saserdote ay nagsasaad ng dalawang pangunahing kahulugan. Una, nangangahulugan ito ng pagiging tagapamagitan ng o sa isang gawaing pangrelihiyon. Ikalawa, nangangahulugan ito ng isang banal na ibinukod upang magsakatuparan ng mga gawaing pangrelihiyon. Na magkabisa ang bagong tipan, ang mga miyembro ng espiritual na Israel ay naging mga saserdote at si Jesucristo ang pinakamataas na saserdote. Ang dakilang saserdote ay isa lamang sa maraming titulo na itinawag kay Jesus gaya ng Mesiyas, tagapagligtas, anak ng Diyos, kaibigan ng mga makasalanan at iba pa. Ang bawat isa sa mga titulong ito ay naglalarawan ng partikular na aspeto ng kanyang pagka-Diyos at kung sino siya sa atin. Sa aklat ng Hebreo, tinawag si Jesus na dakilang saserdote. Ganito ang sinasabi sa 2:17. Kaya't kailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayoy siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao.
At sa 4:14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Yan po ang ating teksto sa umagang ito. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, ang salitang saserdote ay nagsasaad ng dalawang pangunahing kahulugan. Una, nangangahulugan ito ng pagiging tagapamagitan sa isang gawaing pangrelihiyon. At ikalawa, nangangahulugan ito ng isang banal na ibinukod upang magsakatuparan ng mga gawaing pangrelihiyon. Ang unang bahagi sa Biblia, mga kapatid, kung saan ginamit ang salitang ito ay sa Genesis chapter 14. Ang kaibigan ng Diyos na si Abraham ay nakipaglaban upang iligtas ang kanyang pamangking si Lot na binihag ng mga sundalo ng Elam. Sa kanyang pagbabalik, nagkita sila ni Melchizedek, ang hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Binasbasan ng taong ito na ang pangalan ay nangangahulugan na hari ng katarungan si Abraham dahil sa pagbibigay sa kanya ng tagumpay ng Diyos. At bilang pasasalamat, pinagkaloob ni Abraham ang 10th bahagi ng lahat ng kanyang samsam kay Melchizedek. Ang kanyang ginawang ito ay nagpapakilala na kinilala ni Abraham ang posisyon ni Melchizedek bilang saserdote ng kataas-taasang Diyos. Pagkalipas ng maraming taon, itinalaga ng Diyos ang apo sa tuhod ni Abraham na si Levi upang maging ama ng lipi na panggagalingan ng mga saserdote. Nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa bundok ng Sinai, ipinakilala ang mga Levita bilang mga lingkod sa tabernakulo, habang ang pamilya naman ni Aaron ang magsisilbing mga saserdote. Ang mga saserdote ay responsable sa pamamagitan sa Diyos at sa kanilang bayan sa pamamagitan ng paghandog ng mga hayop na susunugin ayon sa itinakda ng kautusan. Mula sa mga saserdote, may isang pipiliin upang maging dakilang saserdote at papasok siya sa dakong kabanal-banalan isang beses sang taon sa araw ng katubusan upang iwisik ang dugo ng handog na hayop sa luklukan ng awaan ng kaban ng tipan. Sabi sa Hebreo 9:7, ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa 2nd bahagi at ito'y minsan lamang niya ginagawa sa loob ng 1 taon. Siya'y may dalang dugo na iniyahandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya at ng mga tao nang hindi nalalaman. Sa pamamagitan ng araw-araw at taunang paghahandog, pansamantalang napapawi ang puot ng Diyos sa kasalanan ng mga tao hanggang sa dumating ang Mesiyas upang ang mga kasalanang iyon ay ganap na maalis. Nang tawaging si Jesus na ating dakilang saserdote, ito ay tumutukoy sa parehong pagkasaserdote na gaya ng kay Melchizedek. Siya ay itinalaga bilang saserdote na hindi sakop ng kautusan na ibinigay sa bundok ng Sinai. Ganito ang sinasabi sa Hebreo 5:6, gaya rin naman na sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. At gaya ng pagkasaserdote ng mga Levita, naghandog si Jesus ng handog upang ganapin ang kautusan ng Diyos ng kanyang ihandog ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Malinaw sa Hebreo 7:26-27, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyang mga dakilang saserdote sa lumang tipan una-una'y patungkol sa kanyang sariling kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa ng minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Hindi ito gaya ng pagkasaserdote ng mga Levita, na kailangang paulit-ulit na maghandog araw-araw,
Kinailangan lamang ni Jesus na maghandog ng isang beses upang ganapin ang walang hanggang pagtubos sa mga taong lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Minsan lamang pumasok si Jesus sa dakong kabanal-bananal at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang Kanyang inihandog, kundi ang sarili Niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Ang isa pang mahalagang bagay tungkol sa pagkasaserdote ni Jesus ay itinalaga ang bawat saserdote mula sa mga tao. Si Jesus, bagamat siya ay Diyos, mula sa walang hanggan ay naging tao upang maghandog ng kanyang sariling buhay at magsilbing dakilang saserdote. Malinaw sa sinasabi ng Hebreo 2:9, subalit alam nating si Jesus kahit na kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa kanyang kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Bilang tao, naranasan niya ang lahat ng limitasyon at tukso na ating nararanasan upang personal siyang makabahagi sa ating mga kahirapan. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Higit si Jesus sa kanino mang saserdote, kaya tinawag siya na lubhang dakilang saserdote. Sa Hebreo 4:14, kaya nga, uulitin ko mga kapatid, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na lumapit sa trono ng biyaya upang tayo ay magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sinasabi sa Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Mga kapatid sa Panginoon, malinaw at wala nang iba at anumang pamamaraan para sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sapat ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo na inihandog. Sapat ang kanyang dugo. Hindi na kailangan pang gayahin ang naging karanasan ng ating tagapagligtas na isa sa nakasanayan dito sa ating bansa na noong una ay isang pagbabaliktanaw lamang, pero kalaunan, binibigyan na ito ng kahulugan bilang panata o bilang kapahayagan ng pagsisisi sa ginagawa minsan sa isang taon. Na kung ating titingnan mga kapatid, walang naging pagkakaiba sa ginagawa ng mga Levita noon. Kaya naman sa pagkakataong ito, lalo na ngayong panahon ng pandemic, ay pagsikapan nating manumbalik ng ganap sa Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, ay kilalanin ng lubos ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating dakilang saserdote. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay po tayo. Pagsama-samahin natin ngayon, mga kapatid, ang mga pinagpagalaan ng ating mga kamay upang sa tulong ng Diyos ay makapagbuo tayo ng isang pamayanang naglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ipinagkakaloob ninyo sa amin.
At sa pamamagitan din po nito, binabalik namin ng may papuri at pasasalamat ang aming mga handog at ikapu. Pagpalain niya po ninyo ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kung saan, O Diyos, sa pamamagitan ng mensaheng pinagkaloob mo sa amin, ay lubos naming nakilala na ang aming Panginoong Jesucristo ang isyang dakilang saserdote, ang tanging tagapagligtas na pinagkaloob mo sa amin. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ito ay maging malinaw sa aming kaisipan na sapat ang kamatayan ng anak mong si Jesus para linisin ang bawat isa sa amin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. At minsan pa, Panginoon, sa aming pansamantalang paghihiwalay ay pagkaloob mo po sa amin ang iyong mayamang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong kahabagan. At ang pagpapala, pag-iingat, nagmumula sa banal na Espiritu ang siyang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Amen.